Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang Perfume, The Story of a Murderer. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli, maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaki na nagngangalang Jean na nakakulong sa loob ng isang bilangguan. Pagkatapos ay inalis ang suot niyang posas ng mga gwardiya at dinala siya sa labas. Maraming tao naman ang naghihintay sa kanya at galit na galit ang mga ito nang makita siya. Pagkatapos ay nagsalita ang isang lalaki at sinabi nito ang parusa na iaataw nila kay Jean dahil sa mga nagawa nito. Naghiyawan naman ang mga naroon at tuwang-tuwa sa iginawad na parusa kay Jean. Sa ibang eksena, isang flashback ang ipinakita, kung saan ay ipinapanganak pa lang si Jean ng kanyang ina. Matapos siyang mailuwal ay ayaw ng kanyang ina na alagaan siya, kaya inabando na niya ito sa basurahan at hinayaan doon. Pero hindi alam ng kanyang ina na may kakaiba pala siyang kakayahan at yun ay ang malakas nitong pangamoy. At dahil nga sa hindi na matiis ng sanggol na si Jean ang mabahong amoy ng mga basura ay bigla itong nag-iiyak. Narinig naman ng mga taong naroon ang pag-iyak niya kaya siya nailigtas. Pagkatapos ay pinarusahan ng bitay ang ina ng sanggol dahil sa ginawa niyang pagtapon sa anak niya. Samantalang si Jean naman ay dinala sa isang bahay ampunan kung saan nabigyan siya ng pagkalinga at pag-aalaga, doon na siya lumaki ngunit kapansin-pansin na naiiba siya sa mga bata na naroon. Hindi siya halos makapagsalita at nawiwarduhan ang mga kasama niyang bata sa kanya. Dahil nga ang mga bagay na makita nito ay inaamoy-amoy niya na parabang aso. Pagsapit ni Jean ng 13 taong gulang ay naibenta siya sa isang lalaki na nagngangalang Grimmel. At doon ay pinagtrabaho siya ng mabibigat na trabaho at ang turing sa kanya doon ay isang alipin. Pero kahit na ganoon ang kalagayan niya ay masipag naman si Jean at lumipas ang mga panahon at doon na nga siya lumaki at naging binata. Isang araw, tinawag siya ni Grimmel at sinabi na isasama siya sa bayan, kung saan makikipag-deal sila sa isang negosyante para ibenta ang mga kalakal nila. Samantala, habang nasa bayan sila ay makikitang tuwang-tuwa si Jean dahil sa napakaraming bagong amoy ang kanyang nalalanghap. Ilang sandali pa ay nakakita naman siya ng isang perfume shop na nagbebenta ng iba't ibang klase ng pabango, at dahil doon ay nahumaling siya dito. Pagsapit ng gabi habang naglalakad siya sa bayan at nanunod siya ng mga fireworks ay nakaamoy siya ng kakaibang amoy, ang amoy na iyon ay nagmula sa isang magandang babae. Dahil nga doon ay naisipan niya itong sundan at nagulat naman ang babae dahil sa kakaibang kinikilos ni Jean. Hinawakan naman ni Jean ang palad ng babae at inamoy-amoy ito dahil sa kakaibang amoy na kanyang nalalanghap sa kanya. Natakot naman ang babae kaya napatakbo ito papalayo sa kanya. At dahil naman sa matinding pangamoy ni Jean ay nagawa niyang mahanap kung saan nagtungo ang babae. Dahil hindi niya mapigilan ang sarili kaya nilapitan niya ito para amuyin ang malapitan, maya-maya pa nga ay napansin na ito ng babae at nang lumingon siya sa likod ay nakita niya si Jean na inaamoy-amoy siya nito. Dahil sa takot ay sisigaw na sana ang babae pero nagawa naman ni Jean na takpan ang bibig nito para hindi siya makahingi ng tulong. Nagulat na lang siya nang dahil sa bigla na lang itong nawala ng buhay, aksidente niya itong napatay dahil hindi ito nakahinga sa ginawa niyang pagtakip sa bibig at ilong nito. Pagkatapos ay hiniga niya ang babae at sinimulan niya itong amuyin mula sa katawan hanggang sa buhok nito. Ngunit di katagalan ay unti-unting nawawala ang amoy na naamoy niya dito, ito ay dahil patay na ang babae. Dahil doon ay nag-isip siya kung ano kaya ang dapat gawin para may preserve ang amoy nito. Isang araw, inutusan muli siya na maghatid ng isang produkto sa bayan, at ang pagdi-deliver niya ay si Boldini. Si Boldini ay isang tagagawa ng pabango pero hindi niya magawang talunin ang katunggali nito na isa ring gumagawa ng pabango na nagngangalang Pulusher. Makikitang pumasok sa loob si Jean at nakita niya ang iba't ibang uri ng bote na naglalaman ng iba't ibang amoy mula sa iba't ibang bagay. Maya-maya pa ay sinabi ni Jean kay Boldini na magagawa niyang makopya ang pabango ng karibal niya sa negosyo at kakayanin niya pang malampasan yon. Hindi naman makapaniwala si Boldini sa sinasabi ni Jean pero naisip na hayaan si Jean na patunayan niya ang mga sinasabi nito. Matapos ang ilang saglit ay matagumpay niyang nagawa na makopya ang amoy ng pabango na gawa ni Pulusher.
Maya-maya pa nga ay sinabi niya na kung magdadagdag siya dito ng kakaibang amoy ay siguradong magagawa niyang matalo si Pulusher. Nang maihalo na niya ang isang likido at pagkatapos noon ay ipinakita niya ito kay Boldini upang testingin ito, pero hindi naman natuwa si Boldini sa ginawa ni Jean at pinaalis niya ito. Nang papalabas na ito ng pinto ay sinabihan niya si Boldini na kung maaari ay kunin siya nito para makatulong siya na gumawa ng iba pang mga pabango, pero hindi siya pinansin ni Boldini at pinagsarhan siya nito ng pinto. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang lalaki na nagngangalang Jean na nakakulong sa loob ng isang bilangguan. Pagkatapos ay inalis ang suot niyang posas ng mga gwardiya at dinala siya sa labas. Maraming tao naman ang naghihintay sa kanya at galit na galit ang mga ito ng Kinabukasan ay pinuntahan nito si Grimmel at binigyan niya ito ng malaking halaga para mabilis si Jean, pagkatapos ay gumawa na nga si Jean ng perfume, at si Boldini naman ay tinuruan si Jean sa mga kailangan na malaman nito para makagawa ng perfume. Ipinakita niya kung paano gamitin ang isang bagay sa kanyang shop para magawa nilang ma-extract ang amoy na kailangan nila. Itinuro ni Boldini kung paano ito gamitin ng tama sa pamamagitan ng paglalagay ng mga rosas. Pagkatapos ma-extract ang amoy nito, ay si Jean naman ang sumubok gumawa ng pabango, ngunit kung ano-anong bagay ang nilagay niya dito tulad ng mga bakal at maging hayop tulad ng isang pusa. Nang magising naman si Boldini at inabutan niya si Jean sa kanyang ginagawa, at nang malaman ang mga bagay na inilagay sa lutuan ng pabango ay pinagalitan siya nito at sinabi na hindi lahat ng bagay ay maaaring ma-extract ang amoy, at napaka-brutal kung maging ang mga hayop ay susubukan niyang kuhanan ng amoy. Habang pinakikinggan ni Jean ang mga sinasabi ni Boldini, maya-maya pa nga ay bigla na lamang itong nawalan ng malay. Dahil doon ay ipina-check up siya sa manggagamot at nalaman nila na malapit nang mamatay si Jean. Nang magkamalay si Jean ay itinanong niya kung may iba pa bang paraan para makapag-extract ng amoy ng isang bagay, sinagot naman ito ni Boldini at sinabi niya na mayroon pang ibang paraan ngunit hindi niya pa ito nasusubukan, at dahil nga doon ay naisipan ni Jean na umalis para magpunta sa lungsod ng Grass para alamin ang isa pang paraan na sinasabi ni Boldini. At sa hindi inaasahang pagkakataon nang makaalis si Jean, ay gumuho ang tinitirhan ni Boldini kung saan ay nabagsakan siya nito na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa ibang eksena, makikita na nakarating na si Jean sa lungsod ng Grass, at pagkarating niya doon ay nakaamoy siya ng isang pambihirang amoy na nagmumula sa isang dalaga. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sa isang pagawaan ng perfume na kung saan ginagamit dito ang paraan na sinasabi ni Boldini. Ginagamitan nila ito ng isang malaking tangke at doon nila nilalagay ang mga sangkap at pagkatapos noon ay pakukuluhan nila ito para ma-extract ang amoy. At para malaman ni Jean na kung uubra ang kanyang iniisip na paraan ay naisipan niyang dumukot ng isang babae at pinatay niya ito. Nilagay niya ang katawan nito sa tangke at matapos noon ay ginawa na ang proseso para ma-extract ang amoy nito. Samantala, munti ka nang mahuli si Jean sa ginagawa niya, mabuti na lang at agad niyang natakpan ang tangke bago pa man may makakita kung ano ang nasa loob nito. Inamoy naman niya ang na-extract niya sa babae at nalaman niya na hindi matagumpay ang ginawa niyang yun. Pagsapit ng gabi habang naglalakad siya sa bayan at nanunod siya ng mga fireworks ay nakaamoy siya ng kakaibang amoy. Ang amoy na iyon ay nagmula sa isang magandang babae. Dahil nga doon ay naisipan niya itong sundan at nagulat naman ang babae dahil sa kakaibang kinikilos. Ilang sandali pa ay nagawa na nga niyang ma-extract ang amoy na hinahanap-hanap niya, ngunit hindi ito nagtapos doon. Makikitang sinusundan na naman niya ang babaeng una niyang nakita sa lungsod ng Grass at nalaman niya na Laura ang pangalan nito. At siya ay anak ni Anton na isang mayaman at mayroong mataas na antas ng pamumuhay. Isang araw, habang nasa party sina Laura kasama ng mga kaibigan niya ay naisipan nila na maglaro ng tago-tagoan. Dahil nga doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Jean para dukutin ang magkapatid na kambal. Pagkatapos ay ginawa niya ang pag-extract sa mga katawan nito para makuha niya ang kanilang mga amoy. Ngunit hindi pa rin nakontento si Jean at dumukot pa siya ng maraming babae para ma-extract ang mga amoy nila. Napakarami ng kanyang mga naging biktima at dahil nga doon ay nagkaroon siya ng napakaraming perfume mula sa mga katawan ng mga babaeng biktima niya, at naalarma ang taong bayan at otoridad sa mga pagkamatay ng mga kababaihan. Samantala, pinaghalo-halo niya ang mga na-extract niyang pabango at nakagawa siya ng isang napakabangong perfume na amoy downy.
pero nakukulangan pa rin siya sa amoy nito at naisip na kailangan niyang makuha ang amoy ni Laura. Isang gabi, plano niya na itong dukutin at muntik niya nang makuha si Laura, mabuti na lang at nailigtas siya nang may biglang tumawag sa kanya, pero hindi naman nawala ng pag-asa si Jean at naisipan pa niyang pasukin ang kwarto nito. Kinutuba naman ang tatay ni Laura na may mangyayaring masama sa anak niya kaya agad siyang nagpunta sa kwarto nito at nakita na natutulog ang anak pero nakabukas na ang mga bintana nito. Tsaka niya napagtanto na tama ang kutob niya, at mabuti na lang din at walang nangyaring masama sa kanyang anak. Dahil sa pag-aalala ni Anton sa kaligtasan ng anak ay naisip niya na ilayo ang anak niya sa lungsod at sila nga ay nanirahan muna pansamantala sa isang apartment. Ngunit sa talas ng pang-amoy ni Jean ay nasundan niya pa rin ang bakas ng amoy ni Laura at tumakbo para sundan ito. Samantala, kinausap naman si Laura ng tatay niya at sinabihan siya na ipapadala siya sa monasteryo at doon muna siya titira habang hindi pa siya nagpapakasal, upang masigurado ang kaligtasan ng kanyang buhay. Sa ibang eksena, napansin ng amo ni Jean na may mga hibla ng buhok ng babae malapit sa pagawaan nila ng pabango, at sinabi niya ito sa mga otoridad. Makikita namang nakarating na si Jean sa tinutuluyan nila Laura at dahan-dahan siyang pumasok sa loob nito at palihim niyang kinuha ang susi ng kwarto ni Laura sa mesa at matapos noon ay nagpunta na siya kay Laura. Papatayin na sana niya ang dalaga pero bigla na lang itong lumingon sa kanya habang ito ay natutulog. Napatigil naman ang lalaki at naibaba niya ang hawak niyang pamalo, ilang sandali pa ay nagising na si Laura at nakita niya si Jean na nasa kwarto niya ngunit hindi naman makasigaw ang babae dahil sa labis na pagkatakot nito. Samantala, nagising na ang ama ni Laura, agad na kinuha ni Anton ang susi sa mesa at agad na nagpunta sa kwarto ng anak, pagkabukas niya ng pinto ay nasilaw siya sa liwanag, at maya-maya pa nga ay bumungad sa kanya ang anak niya na wala ng buhay at tulad din ng ibang biktima ay wala na ang mga buhok nito. Sa ibang eksena, makikita na inaresto na si Jean ng mga otoridad at pinahirapan nila ito. Samantala, tinanong naman siya ni Anton kung bakit niya ginawa yun sa anak niya, sumagot naman si Jean na kailangan niya ito, pero hindi niya sinabi ang dahilan. Sa sumunod na eksena ay makikita natin na napakarami ng tao ang naghihintay para panuurin ang pagpataw ng parusa kay Jean. At pagkatapos ay makikitang kinakalagan siya ng posas ng mga gwardiya, pero sa mga puntong yun ay may isang bagay ang palihim niyang itinago sa mga kamay niya. Pagkatapos ay pinagsisipa siya ng gwardiya at binugbog, pero maya-maya pa ay binuksan nito ang hawak niya at bigla na lang napahinto ang mga gwardiya dahil sa kakaibang amoy na naamoy nila. Pagkatapos ay makikita na sakay-sakay ng isang karawahe si Jean papunta sa lugar kung saan siya paparusahan, pero nang pagbaba nito ay nakabihis na siya ng maayos at tila ang mga tao na naroon ay hindi na nagagalit sa kanya. Tumungtong pa siya sa execution platform at maya-maya ay napaluhod ang dapat na magbibigay ng parusa sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsalita na ito at sinabi nito na si Jean ay inosente sa mga krimen na nangyari. Pagkatapos ay pinatakan niya ng perfume ang isang panyo at iwi na siwas ito, napaluhod naman ang isang pari at sinabing isang anghel si Jean na nagmula sa kalangitan. Tila na hypnotize naman ang lahat ng mga tao dahil sa amoy at nagsimulang magsiluhod ang mga ito. Matapos noon ay binitawan niya ang hawak na panyo at tinangay ito ng hangin. Nag-agawan naman ang mga tao na naroon para kunin ang panyo. At pagkatapos ay tila nawala ng kontrol ang mga tao at nagsimula ng maghalikan kahit na hindi nila kakilala ang isa't isa, ito ang kapangyarihan ng perfume na kanyang nagawa sa pamamagitan ng katawan ng mga babae. Habang nakikita niya ang mga tao ay naalala ni Jean ang mga babae na naamoy niya, naisip niya na magagawa siyang patawarin ng mga naging biktima niya kung makikita nila ang naging resulta ng mga nagawa niya. Ilang sandali pa ay makikitang umakyat na sa platform ang ama ni Laura na tila hindi naapektuhan sa ginawang perfume ni Jean. Pero bigla na lang itong napaluhod at humingi ng tawad sa kanyang anak. Nagawang makaalis ni Jean sa lungsod na iyon, pero kapalit noon ay hindi mawala sa kanyang isipan ng mga nagawa niya. Hawak na niya ngayon ang isang bagay na makakapag-control sa damdamin ng mga tao pero hindi naman niya makayang makontrol na magmahal at mahalin siya ng mga tao. At sa huling eksena nga ay naisipan ni Jean na bumalik sa lugar ng kanyang kapanganakan para doon natapusin ang lahat.
makikita na binuhos niya sa sarili ang isang bote ng pabango, at dahil nga sa amoy na yun ay nagkaroon ng ilusyon ng mga tao na nakaamoy at inakala nila na isang anghel si Jean. Nilapitan nila ito at dahil sa sobrang pagkahumaling nila sa amoy niya ay nagawa nilang kainin si Jean na tila sinadya niyang tapusin ang kanyang sariling buhay. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.